Alright, so good afternoon po sa lahat po na nanonood ng Weekend Rides. And ito naman po tayo sa ating vlog for the day. Okay guys, so yung pag-uusapan natin ngayon is about yung ugali natin sa kalsada, no? Lahat po tayo may privilehiyo or privilege to drive a motorized vehicle on the road. And lahat po tayo ay privilege to drive. Kaya nga meron tayong kinukuhang driver's license at saka yung mga papeles natin sa motorcycle or sa isang vehicle, motorized vehicle. Pero yung malaking problema ngayon ng ating lipunan or ng society is ang ugali ng mga driver, no, sa kalsada. Especially rush hours, no, mga kaibigan. So basically dito sa Bacolod, okay naman, hindi naman masyadong malala yung traffic katulad sa Manila or sa Luzon, for example. Pero nanotice ko lang po dito sa mga kababayan natin or kasama natin or mga drivers dito sa Bacolod is that kulang po sila ng pasensya sa daan. Kasi naman po, hindi naman po sa we're blaming one another, pero as drivers, kailangan nating magkaroon ng pasensya sa daan. Understanding, magbigayan, no? Especially sa traffic sign like that one, no? And yung isa pang nagpapadagdag ng traffic ay itong mga slow-moving vehicles or yung mga dipadyak na hindi dapat sa national highways. And yun nga, yung pasensya yung kulang natin as drivers. Kasi kanina, nung nasa intersection ako and yung lane namin or yung line namin is already green, that means go, for about 2 seconds we're slowly moving and I'm moving and I'm driving to take a left turn. And then yung kabilang linya sa intersection, merong mga sasakyan na humabol pa o yung nagbeat the red light. And munti ka na po tayong mabubunggo. And sila pa yung may ganang magbusina ng malakas. So ako as driver, no, it's so disappointing na dapat yung nagkaroon po ng extra precautionary measures yung mga nagmumotor, pero dapat po sana yung mga naka 4 wheels wag naman po masyadong entitled, no, sa daan. Hindi ko po sinasabing lahat po ng naka 4 wheels ay feeling entitled sa daan. Meron ako mga kaibigan na naka 4 wheels na swabe lang mag-drive, no? Mapakotse, mapa-SUV sa daan and following the use of traffic rules. So as a reminder po sa mga nanonood, if kayo po ay nagda-drive or may mga kamag-anak na driver, always po natin ipaalala sa kanila na magkaroon ng defensive driving, utilize the signal lights, do understand po sa mga traffic signs or take note po ng mga traffic signs, especially sa mga traffic lights natin. And wag mo masyadong mainit yung ulo sa daan, kasi yung kapag mainit yung ulo mo as driver, nawawala ka po dun sa concentration mo as a driver and proper judgment po ng iyong pagmamaneho. Oops! Delikado. And ito po, magsisignalize po tayo. Okay.
So, wag natin po i-set aside yung safety. Always po natin i-take note yung safety and respect po sa daan. Sa pamamagitan na po ng pagkaroon ng respeto sa kapwa driver, magkakaroon po ng kaayusan ng ating pagmamaneho and kaayusan po sa traffic na meron tayo currently. Kasi hindi naman po mahirap sumunod sa batas. Mahirap lang sumunod sa batas pag tayo ay masyadong opinionated. Alright po mga kaibigan, yan po yung short vlog natin. And hopefully na you'll always bear in mind safe driving, proper throttle control, and proper situational awareness po sa daan, yung kailangan natin ngayong panahon ngayon. Oh, yan, katulad yan, counterflowing it. Okay. Alright, dito na po tayo sa workplace natin. So, it's time to leave. And thank you for watching, guys.